Magandang araw po. Ito po si Dr. Carol Tarup. Isa po akong obstetrician gynecologist. Marami na po kami nailabas na videos tungkol sa general health at sa linya ng obstetrics and gynecology. Kung gusto niyo pang madagdagan ang inyong kaalaman at maintindihan ang inyong nararamdaman at matutong pangalagaan ang inyong mga katawan, ang channel na to ay para sa inyo. Mag-subscribe lang po kayo sa amin. Ang cervical cancer ay pumapangalawa sa breast cancer bilang most common cancer sa mga Pilipina, edad 15 hanggang 44. At ang dahilan nito ay isang klase ng viral infection, ang human papilloma virus infection o warts o kulugo, na pwedeng maapektuhan ang puwerta, ang vagina at ang cervix. Makikita natin dito na ang cervix ay ang nasa dulo ng vagina. Ang cervix ay ang kwelyo o ang pinakaleeg ng matres. Para mapigilan o mabantayan ang pagkakaroon ng cervical cancer, may tatlong tests o screening procedures na pwedeng gawin. Ang una ay visual inspection with acetic acid. Ito ay parte ng cervical cancer screening program ng Department of Health. At ito ay ginagawa sa mga lugar kung saan kulang ang laboratory para sa pagbasa ng pap smear. Naglalagay ng 3-5% acetic acid o vinegar sa cervix. Kung may mga parte ng cervix na namuti, ito ay kinukonsider na positive. Kung ito ay nagpositive, pwede na itong gamutin ng cryotherapy o cautery o gawan pa ng special procedures kamukha ng colposcopy at biopsy. Ito ay ginagawa sa may edad na 25 hanggang 55 years old. Ang pap smear ay isang procedure na kung saan ay kumukuha ng cells sa cervix. Pwede gumamit ng cotton swab at air spatula or cotton swab at cytobrush. Merong tinatawag na conventional pap smear kung saan yung nakuhang swab ay nilalagay sa slide. Sa liquid-based, gumagamit ng cytobrush at yung dulo ng cytobrush ay nilalagay sa liquid or fluid preservative. Sinasabing mas accurate ang liquid-based kasi ang cells ng cervix ay naihiwalay doon sa discharge ng cervix at vagina. Kaya mas madali itong basahin. Ang procedure na to ay mas mahal lang kesa doon sa conventional na pap smear. Pwede rin gawa ng DNA test yung cells na nakuha sa cervix para malaman kung positive ito sa HPV or human papilloma virus. Sino ba ang ginagawa ng screening test at gaano ba ito kadalas ginagawa? Dalawang bagong recommendations ang meron dito. Ang 2020 recommendation ng American Cancer Society ay mag-umpisa sa edad na 25 years old hanggang 65 years old. Kung pap smear test ang ginawa, ito'y ginagawa every 3 years. Kung HPV DNA test naman, ito ay ginagawa every 5 years. Ayon sa kanila, kung more than 65 years old na, pwede nang huminto sa pag-screening. Lalo na kung normal ang screening sa last 10 years. Kung ang isang babae ay natanggalan na ng matres at wala na itong cervix, kahit huminto na sa pag-screen, except kung ang dahilan ng pagtanggal ng matres ay isa ring cancer. Kung sa pag-opera ng matres ay naiwan ng cervix, susundin pa rin yung kanilang guidelines. Dito sa Pilipinas, merong guidelines ang Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy. Kung saan tuloy-tuloy pa rin ang cervical screening from age 21 hanggang sa lampas ng age 65. Pag 21 to 29 years old, taon-taon pa rin ang pap smear. Kung liquid-based cytology naman, pwede nang gawin ito every 2 years. Pag 30 to 65 years old, annually pa rin o taon-taon ang pap smear. Ang liquid-based cytology ay every 2 years. Kumpara sa mas batang edad, sa age na 30 to 65, mas maganda daw kung may co-testing. Ang ibig sabihin ng co-test ay sasabayan ng HPV DNA test. Ang HPV DNA test ay ginagawa every 5 years. Paglampas 65 years old na,
kailangan pa rin ng annual pap smear. Kung liquid-based prep, kailangan every 2 years. At nire-recommend din ang co-test. Co-test na may HPV DNA test every 5 years. Hindi hihinto sa screening test kahit more than 65 years old na dahil mataas pa rin ang incidence ng cervical cancer sa more than 65 years old. Humihinto lang sa pag-test pag natanggalan na ng matres na ang dahilan ay hindi cancer. Pwedeng gawin ng pap smear any day basta wala lang pong regla. Wala dapat sexual contact, hindi nag-douche, at walang nilagay na gamot sa puwerta sa loob ng 2 araw. Ipapakita ko po kung paano ginagawa ang pap smear sa clinic. Ganito po yung posisyon ng pasyente. Yung 2 paa dito, yung pwet na dito sa baba, at bubuka lang siya. Tapos mag-insert po tayo ng speculum. Ito pong vagina speculum ay ginagamit lang para pambuka. Nandito po kasi ang cervix, no? Kaya kailangan natin ito. Pag nakita na po yung cervix, kukuha po ng swab galing doon sa pinakaloob ng cervix o endocervix. Tapos ilalagay po yung na-swab sa slide. Tapos ipapasok po itong cervical spatula. Kukunin naman yung sa bandang labas ng cervix o ectocervix. At ilalagay rin po sa slide. Tapos, tatanggalin na po ito, yung slide, padadala po ito sa laboratory para mabasa po ng pathologist. Pagkatapos po ng pap smear, mag-internal exam kami para makapa namin kung walang bukol o kung walang masakit sa matres. Pagkatapos po nun, tatayo na po yung pasyente, tapos na po. Ganun lang po kabilis ang pap smear. Magkakaroon na po ng result after 2 to 3 weeks. Sa pap smear report, malalaman kung may infection, kung may nagpapalit na sa cells ng cervix na pwedeng pag-umpisa ng cancer, at malalaman din kung may cancer. Sana marami po kayong natutunan sa video na to. Magpa-regular annual pap smear na po kayo. Maraming salamat po.